Sa wakas, matapos ang 5 taon na pananatili ko sa ibang bansa, muli akong nakauwi ng Pinas. Mahaba ang naging biyahe ko kaya naman hindi maayos ang pakiramdam ko. Idagdag pa ang problemang kinakaharap ko ngayon dahil sa naging kasunduan namin ng pamilya ko. 3 taon na ang nakaraan. Kailangan ko munang i-let go ang trabaho ko upang tapusin ang problemang naiwan ko sa Pinas. Philippine Airlines landing announcement. Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Philippine Airlines welcomes you to Manila. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt sign has been switched off. Please refrain from removing any hand carry items from the overhead bins until the aircraft has come to a full stop. On behalf of the Philippine Airlines flight deck crew and cabin crew, we would like to thank you for flying with us. It has been a pleasure to have you on board. We hope to see you again soon on one of our future flights. Sinuot ko ang sunglasses upang matakpan ang nangingitim kong mga mata, dala ng walang pahinga at tulog. Nang makuha ko ang bagahe ko, tahimik akong naglakad sa hallway palabas ng airport nang biglang may tumigil na itim na van sa harapan ko. Lumabas ang isang gwapong lalaki na dinaig pa ang modelo sa kakisigan at kagandahan ng lalaking ito. Good morning, madam. Ako nga pala ang bago mong driver / bodyguard simula ngayong araw nito. Pagpapakilala niya, subalit minabuti kong huwag siyang pansinin at pumasok na lamang sa loob ng sasakyan. Madam, kung hindi mo sana mamasamain, saan niyo po gustong umuwi? Sa mansion o sa kondo niyo po? Requirements ba sa mga bagong driver ang tanong ng tanong? Siyempre sa mansion. Kaya nga ako umuwi ng Pinas para makausap ang lolo, diba? Gano'n ka na ba katagal na driver ng pamilya at hindi ka pa ata sanay? Yamot kong turan. Wala akong balak na pagtuunan siya ng pansin, ngunit anong magagawa ko? Siya lang naman ang tanging nagpainit ng ulo ko ngayong araw. Napahilot ako sa sarili kong noon nang mapansin ko ang pananahimik ng driver. Mukhang nasaktan ko ata ang feelings niya, kaya naman humingi ako ng pasensya. Hindi na muli siyang nagtanong sa akin, bagkos diretso kami sa mansyon ni Lolo. 3 oras din ang oras na nagdaan nang nakarating kami sa wakas sa mansyon. Siya na ang bahala sa mga bagahe ko habang ako ay dumiretso ng punta sa office ni Lolo. Nadatnan ko si Lolo na nagbabasa ng favorite nitong libro sa kanyang office habang umiinom ng mainit na tsaa. Alam kong napansin niya ang pagdating ko, ngunit nanatili siyang abala kaya naman naibagsak ko ang katawan ko sa kalapit niyang sofa. Hindi mo man lang ba ako sasalubungin, Lo? Alam kong matagal mo nang inaasahan ang pag-uwi ko sa poder mo. Apo, sakit ng ulo lamang ang dala mo, kaya hindi ako natutuwa na nandito ka. Lolo naman, nandito na ako. Hindi mo ba ako yayakapin? Huwag ka naman ganyan dahil namimiss kitang guluhin. 3 taon din tayong hindi nagkita. Apo, tahimik lamang ng 3 taon ng buhay ko nang wala ka. Ayong nandito ka na hindi na ako makapaghintay na muli kang umalis. Baran ito ulit sa akin kaya ako na ang kusang lumapit sa kanya upang yakapin ang matandang lolo ko. I miss you, Lo. I miss you, Apo. Malambing niyang sabi. Datapwa-tapos na ang lambingan naming dalawa, ibinaba niya ang hawak na libro at tinanggal ang suot niyang reading glasses. Kung nandito ka, Apo, para alamin ang tungkol sa fiancé mo, tama lamang yung pag-uwi mo. Makikilala mo na siya 1 linggo mula ngayon. Lo, wala na bang paraan para hindi matuloy yung kasal namin? Kasi Lolo naman, isipin mo nga, magpapakasal ka sa taong hindi mo naman kilala. Ni pangalan nga, wala akong alam. At what if matandang hukluban pala siya? Apo, hindi siya matandang hukluban. Bagkos isa siyang makisig na binata. Pasok siya sa panlasa mo. At alam mo naman na ito ang nakatakdang mangyari, diba? Natatandaan ko pa na ikasal kami ng lola mo. Tulad mo rin siya na ayaw sa akin noong... Tama na, at ilang beses ko nang napakinggan ang kwento mo, Lo. Apo, isang mabuting lalaki si Kylen, at hindi ka magsisisi kapag nakilala mo siya. Whatsoever, Lolo, hindi ko na rin naman alam ang iisipin ko, kaya naman bahala na yung fiancé ko. Ang nais ko lamang sa ngayon ay mag-enjoy sa buhay ko. Sagot ko kay Lolo. Sabay pa kaming napatingin sa pintuan nang bumukas ito gawa ng bago kong driver. May dalang napakalaking bulaklak na pinagsamang tulips at rosas. Lumapit pa ito sa akin upang ibigay ang bouquet, ngunit tinanggihan ko. Pinabibigay ng fiancé mo, madam. Anya pa.
Sorry, pero pwede mo bang ibalik kung kanino man yung galing? Hindi kasi ako mahilig sa bulaklak at may allergy ako. Sa tingin ko okay ka naman. Excuse me? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Mr. Driver? Hindi ko napigilan na hindi siya pagtaasan ng boses. Apo, hindi mo dapat pinagsasalitaan ng ganyan si Khalil. So, Khalil pala ang pangalan ng isang to. Hindi naman siya nagsalita, bagkos inilayo niya sa akin ang mga bulaklak. Ang mukha nito ay nabahira ng pagkadismaya dahil siguro sa ugaling pinakita ko. Bakit ba ako palaging nagmumukhang masama dito kung allergic naman talaga ako sa mga bulaklak? Pasensya na, pero allergic talaga ako sa mga bulaklak. Hindi dahil sa nag-iinarte ako ah. Pakisabi sa kanya na maraming salamat sa mga bulaklak. Pero sana sa susunod, pakisabi mo na rin na bagong kotse at lupa ang gusto ko. Biro ko lamang na hindi ko kailanman pag-iisipan ng kahit na ano. Not until nagising ako kinabukasan na may limang mamahaling sasakyan na nakaparada sa harapan ng mansyon. Mga sports car at limited edition na kahit isang taon akong magpapagod sa pagtatrabaho ay hindi ko mabibili agad. Anong ibig sabihin nito, Khalil? Tanong ko dahil siya lang naman yung nandito. Ang lolo ay maagang umalis ng mansyon upang bumalik sa probinsya at doon muna mamalagi ng 2 buwan. Nakapag-usap na din kami tungkol sa fiancé ko, kaya naman wala ng problema. Ayaw ko na din siyang bigyan pa ng sakit ng ulo, kaya sinunod ko na lamang ang mga sinabi niya. Pero hindi sa ganitong paraan, na 5 mamahaling sasakyan ngayon ang nagpapasakit sa ulo ko. Diba ang sabi mo, sasakyan ang gusto mo sa susunod? Ayan, mukhang tinupad niya. What? Nagbibiro lang ako noon. Isoli mo ang mga yan at sabihin mo na hindi yan yung kailangan ko. Anong kailangan mo? Pwede mo naman sabihin sa akin. Para ba akong binato ng bato sa ulo dahil sa naging tono ni Khalil sa akin? Kaya naman hindi ko maiwasan na lingunin siya at ayun na naman ang tingin niya na tila nang huhusga. Wala akong kailangan, okay? Ang gusto ko lang ay matapos na yung kasala namin. Ibalik mo ang mga yan, Khalil, at maghanda ka dahil aalis ako ngayong araw. Nagtanong pa siya ngunit hindi ko napinansin at dumiretso na ako sa loob ng silid upang maghanda. 4 oras ang iginugol ko sa pag-aayos bago ko lumabas ng silid. Nandun lamang si Khalil sa may pintuan at nakatayo. Sa tuwing nakikita ko siya ay iba ang nararamdaman ko. Siguro dahil sa gwapo siya at hindi talaga mukhang driver lang. Mabuti naman at natapos ka na. Akala ko nilamon ka na ng kwarto mo. Anya pa. Yan ang isa sa gusto ko sa kanya, na parang magkaibigan lamang kami. Kahit nakahapon ko lamang siya nakilala. Kung tratuhin niya ako ay hindi naiiba kaya naman mabilis akong naging panatag sa kanya. Pero ang loko ay may kabastusan ding taglay dahil sumobra ang pagiging friendly niya. Dahil hindi niya ako pinagsisilbihan. Hindi mo man lang ba ako pagbubuksan ng pintuan? Boss pa rin ako dito. May kamay ka naman, diba? Tsaka ikaw na din yung nagsabi na feel free ako na maging casual sa'yo. Kaya ikaw na yung magbukas ng pintuan at pumasok. Khalil! What, Autumn? Yan na naman ang napakalalim at baritono niyang boses. Hindi mo talaga akalain na driver lamang siya. Mas maniniwala pa ako kung isa siyang CEO o isang heir ng mayamang pamilya. San ba yung punta mo? Don't tell me may kikitain kang lalaki. Wow! Ang judgmental mo naman, Khalil. Pero hindi dahil kahit na ganito ako ay faithful ako sa matandang panot na fiancé ko. Matandang panot? Ulit niya sa sinabi ko. Oo! Isa sigurong panot at matanda ang mapapangasawa ko. Kaya hindi pa rin siya nagpapakita sa akin. Kasi kung bata at pogi siya, magpapakilala naman siguro siya sa akin, diba? Oo, pero hindi ibig sabihin nun na panot na siya. For God's sake, Autumn. Hindi ka lang sakit sa ulo, kundi isa ka rin judgmental. Kita ko ang stress sa mukha niya pero hindi ko pinansin dahil mas affected pa siya kaysa sa fiancé ko na hindi ko malaman kung saang planeta nang galing. Teka nga, umamin ka nga sa akin. Kilala mo ba yung fiancé ko? Oo naman. Nautal pa siya sa lagay na yan. Diretsong tingin ko sa kanya habang nagmamaneho siya. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong itsura niya? At saka pwede ba natin siyang makita? Gusto ko lamang siyang makilala. Hindi natin pwedeng gawin yan. Tanggi niya. At bakit? Wala ba akong karapatan na makilala siya? Fiancé niya ako, diba? May karapatan naman siguro kung makilala siya, diba? Dalhin mo ako ngayon na sa kanya. Para din mapag-usapan namin yung tungkol sa kasal namin. Hindi talaga maaaring sundin ang gusto mo, Autumn. Bakit? Ramdam ko na may tinatago siya kung bakit ayaw niyang makilala ko ang fiancé ko.
pero hindi ko lang maisip kung ano to at bakit. Kesa isipin at pilitin pa siya, sumandal ako sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Ilang taon ko na rin iniisip ang tungkol sa bagay na to. Natural na ata sa mga mayayaman ang pinagkakasundo ang mga anak nila sa kapwa mayaman upang mapalaki ang kumpanya. Ngunit ang hindi ko maintindihan kung bakit nadamay ako, kung hindi naman kami ganito kayaman. Oo, at milyonaryo kami. Ngunit ang mapapangasawa ko ay isang bilyonaryo. Walang-wala kami kumpara sa yaman na meron siya. Kaya nais kong malaman kung bakit siya pumayag sa kasal na ito. Ang fiancé mo ay isang maginoo at gwapong binata. Hindi siya isang gurang at pano tulad ng iniisip mo. Mukha siyang modelo na lumabas sa magazine. Really? Bakit hindi pa siya nagpapakilala sa akin kung ganun? Tanong kong muli. Kasi hindi pa siya handa para makilala mo. Kaya naman hindi talaga siya magpapakilala sa'yo. Nakarating na kami sa pupuntahan namin at pinarada na yung kotse sa parking lot pero hindi pa rin ako bumaba ng sasakyan dahil gusto ko pang malaman kung ano talaga ang tinatago ng driver slash bodyguard ko. Kailan siya magiging handa? Bumaba ka na, madam, at nandito na tayo sa kumpanya na nais mong puntahan. May litrato ka ba niya na pwede kong makita? Mas tinitigan ko pa siya dahil kuryoso ako at nais kong malaman ito. Autumn, makikilala mo din sa balang araw. Tara na at bumaba. Hindi ako aalis dito at hihintayin kitang matapos sa gagawin mo dito. Matigas talaga siya, kaya naman wala na akong nagawa kundi hayaan muna ang usapan na ito. Hindi mo naman ako kailangang hintayin dahil baka gabihin ako. Pwede ka namang mag-relax muna, magpahinga habang nandito ako. Hindi pwede. Pagtanggi niya, kaya naman bumaba na ako at nagpaalam sa kanya. Kung nais niyang magantay sa akin dito sa labas ay wala na akong magagawa pa. Kailangan ko nang makita ang kaibigan kong si Erin dahil marami pa kaming pagchichikahan na dapat pag-usapan. Lumipas muli ang 3 oras simula nang magpunta ako dito sa kumpanya ng best friend kong isang abogado naman. Walang sawang pag-uusap ang ginawa namin dahil matagal na rin kaming hindi nagkikita. Sinulit namin ang bawat sandali. Pero siya rin yung pagbura ng ngiti ko nang mabanggit niya ang tungkol sa lalaking nakatakda kong pakasalan. Diba, kailangan mong pakasalan yung heir na si Kylen? Balita ko, mas malamig pa siya sa yelo eh. Nakakapagtaka nga na hindi niya ata tinatanggihan yung kasal niyo kung wala ngang babaeng nakakalusot sa kanya. Hindi ko rin alam ang iisipin ko tungkol sa bagay na yan. Pero gusto kong magtiwala kay Lolo na isang mabuting tao ang Kylen na yan. Alam mo bang anong itsura niya? Hindi kasi ako hinayaan ni Lolo na makita ang larawan niya. Sinubukan ko namang humingi sa bodyguard kong si Kalin. Pero hindi rin daw pwede. Wait, loka! May bodyguard ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Teka, bakit pala ayaw nilang ipaalam sa'yo yung itsura ng fiancé mo? Pero sa pagkakaalam ko, misteryoso ang lalaking yan at walang nakakaalam sa itsura niya. Pero balita naman ng mga babaeng sinubukan siyang akitin. Kaso, nabigo lahat. Oo, si Lolo ang kumuha sa kanya at hindi ka talaga maniniwala sa akin kapag sinabi kong ang pogi niya. Hindi siya mukhang driver slash bodyguard ko. Naisip mo na ba, paano kung mahulog ang loob mo dyan sa bodyguard mo? Dito ako natameme at hindi nakakibo dahil sa tanong ni Erin. Hindi rin talaga pumasok sa isipan ko ang tungkol sa bagay na ito. Pero paano nga kung mahulog ang loob ko sa kanya? Hindi yon malabo dahil nga si Khalil ang tipo ko sa isang lalaki. Hindi ko rin talaga may pagkakaila na swa kaming dalawa at nagkakasundo sa napakaikling panahon na magkasama kami. Tulala ka na dyan. Don't tell me na may nararamdaman ka na talaga sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, Autumn, malaking problema yan at kilala kita. Alam kong madaling mahulog ang loob mo. Hindi naman siguro mahuhulog ang loob ko kay Khalil. Magkaibigan lang kami at wala nang iba. Kaya naman huwag kang mag-iisip ng ganyan. Oo na, pero maiba nga tayo ulit. Kailan ba yung nalalapit yung engagement party? Tanong nitong muli, subalit wala na talaga akong nasagot dahil maski ako, hindi ko rin alam. Nag-usap pa kami sa ibang bagay ni Erin, hanggang sa hindi ko na malaya na alas 7 na pala ng gabi. Ang nasa isip ko ay baka umuwi na si Khalil, ngunit nagulat ako nang bumulaga siya sa harapan ko. Muntikan pang lumabas yung puso ko sa gulat. Ano ka kabuti? Sana man lang nag-apiso ka, no? Inis kong singhal sa kanya. Maghapon ako dito sa labas. Ang akala ko hindi ka nalalabas dyan sa kumpanya ng kaibigan mo. Anya, kaya naman nangunot ang magkabilang kilay ko. Kanina ka pa sa labas? Di bang sabi ko naman sa'yo pwede ka umuwi na? Bakilanganin mo ako, kaya hindi ako umuwi.
at baka mapano ka pa. May damdamin na parang kiniliti sa loob ko dahil sa sinabi niya. Napaiwas ako ng tingin dahil segundo na rin na magkatitigan kami at binitawan ko rin ang kamay niya dahil masyado na ata akong nag-aalala sa kanya. Umuwi na tayo para makapagpahinga. Autumn, tinawag na naman niya ako ngayon sa pangalan ko na puno ng lambing. Halos napapikit ako dahil sa epekto nito sa akin. Ayoko na maging tama ang kaibigan ko dahil panloloko ang gagawin ko kung sakali man na mahulog ang loob ko kay Kalila. Isang kalokohan din kung sasabihin ko to, gayong nagkakilala lamang kami kahapon. Bakit? May sasabihin ka pa ba? Malamig kong tanong dahil pinipilit kong ikuble ang namumuong pakiramdam na yun. Bakit ang pula ng mukha mo? May lagnat ka ba? O sumobra ka sa chismis ngayong araw? Joke ba yan o insulto? Kasi kung both, baka masipa kita dyan. Natural lang namumula ako dahil galing ako sa aircon tapos pupunta dito sa sobrang init na lugar. Sobrang sensitive din ng balat ko. Pagpapalusot ko na pinaniwalaan naman niya. Umuwi na kami ng mansyon ng walang sinasabi at pagkikibuan. Mas gusto ko to dahil baka ano pa yung maramdaman ko kung sakaling nag-uusap pa kami. Nang makarating sa mansyon, hindi na ako nag-antay pa na antayin siya para makapasok sa loob ng mansyon. Mabilis akong nagtungo sa silid ko at pilit na kinalimutan ang nararamdaman ko ngayon. Sana bukas pagising ko ay mawala na itong kiliti na may kaba sa dibdib ko. Lumipas ang isang buwan at mas naging malalim ang nararamdaman ko para kay Kalile. Hindi ko na nga pinigilan ang nararamdaman ko sa kanya. Gusto ko man aminin ito, ngunit naiisip ko ang fiancé ko. At handa kong pigilan ang kasal namin kung sakali man na pareho kami ng nararamdaman ni Kalila. Handa ka na ba talaga na wag ituloy yung kasal nyo ng fiancé mo? Ito na nga ba yung sinasabi ko? Kaya naman pinaalalahanan na kita, sabi ni Erin. Sa kasi ang nilapitan ko agad nang makumpirma ang tunay kong nararamdaman. Siya ang unang nakakaalam na nais kong iurong ang kasal, kaya nandito ako upang humingi ng tulong sa kanya. Nais kong aminin kay Kalil ang tunay na nararamdaman ko, kaya naman gusto ko munang humingi ng opinyon ni Erin. Hindi ko naman to ginusto. Alam mo naman na sinubukan kong pigilan, diba? Pero di ko kinaya. Masadong mabuting tao si Kalil, Erin. Alam mo yan. Kaya naman paano ba ako hindi mahuhulog sa kanya? Naiintindihan kita, okay. Pero ang tanong kasi dyan, kung parehas ba kayo nang nararamdaman ng bodyguard mo? Mahirap kasi mag-take ng risk sa isang bagay na ikaw lamang yung may gusto. Kaya ako nga aaminin sa kanya, diba? E di kapag hindi niya ako gusto, wala naman akong magagawa pa. Sabi ko kahit na pakiramdam ko, may napunit sa puso ko. Ang mabuti pa, aminin mo na muna sa bodyguard mo ang totoong nararamdaman mo. Tapos, dun mo na isipin yung fiancé mo na hindi mo naman kilala. Suggestion niya. Hindi naman ako mare-reject, diba? Tanong ko kay Erin. Aba, di ko alam. Loka ka kasi, parang hindi mo naman kilala yung sarili mo. Ayan, tuloy. Hindi mo alam kung sinong pipiliin mo. Kung yung fiancé mo o yung bodyguard mo. Matapos ang usapan namin ni Erin, nagmamadali akong umuwi ng mansyon. Hindi alam ni Kalil na umalis ako ngayong araw kaya naman malalagot na naman ako nito kapag nalaman niya ang ginawa ko. Hindi nga ako nagkakamali. Pagtapa ko pa lang sa mansyon, ando na siya sa living area. Parang ama ko na nakaupo sa sofa at taimtim na nakatingin sa akin. Where have you been, woman? Sa sobrang lalim at lamig ng boses niya ay kinalabutan ako. Kay Erin lang. Talaga ba? Diba nag-usap na tayo na hindi ka aalis kung hindi ako kasama? Trabaho ko ang bantayan ka. Trabaho mo rin na nakawin yung puso ko? What? Mas nangunot ang kilay niya sa tanong ko. Ang sabi ko, kung kasama ba sa trabaho mo ang paibigin ako, Kalila? Alam kong malito pero may magagawa ba ako kung ikaw na yung sinisigaw nito? Tinuro ko pa ang dibdib ko kasabay ng pamumuo ng mga luha ko sa mata. Hindi ko na talaga napigilan pa na hindi ko mawala ang bugso ng damdamin ko. Mas maigi nang malaman niya ng maaga kesa mahuli pa ang lahat, diba? Mas gugustuhin ko nang matapos na ang gulong to kesa pahirapan pa yung sarili ko. Autumn, alam ko naman na may fiancé ako pero Kalil kasi. Mahal kita. Hindi ko alam paano nagsimula o kailan. Hindi ko alam kung kailan ko to naramdaman. Pero sigurado ko na mahal kita. Dapat ba akong masaktan kung ang makikita ko sa mga mata niya ngayon ay parang wala lang? Masaya? Na may halong konsensya ang nakikita ko?
Ngunit para saan? Hindi mo ba masasagot yung pag-amin ko? Mahal nga kasi kita. Handa akong i-atras yung kasal namin ng fiancé ko para sa'yo. Autumn, I love you too. Pero hindi mo kasi naiintindihan. Baka hindi mo ako mapatawad kapag nalaman mo. Ang ano? Sa tingin mo ba mahalaga pa sa akin yan? Ang mahalaga sa akin ngayon, ang malaman kung mahal mo ako. Khalil, ayokong ituloy yung kasal. Autumn, God, heck that plan, basta mahal din kita. Mas lalong bumuho sa mga luha ko nang salubungin niya ako ng halik. Nawala ang matinding takot at kaba sa dibdib ko. At napalitan yun ng galak dahil pareho kami nang nararamdaman ni Kalila. Hindi ko na kailangan pang tiisin ang pagmamahal ko para sa kanya. Dahil nagawa ko ng masabi sa kanya ng harap-harapan. Dito na rin nagsimula ang bawal naming pagmamahalan dahil sa takot na malaman ni Lolo. Mahirap man ngunit malaki pa rin ang tiwala ko kay Kalila. Na hindi niya kailanman iniisip na lokohin ako. Dahil mas malaki pa rin yung pagmamahal kesa sinasabi nitong nagawa niyang mali. Lumipas muli ang isang buwan at nanatili kaming masaya ni Khalil kahit lihim madalas ang paglabas namin upang mag-date. Hindi ko pa nabalita kay Lolo ang tungkol sa amin ni Khalil dahil naghahanap pa ako ng pagkakataon upang aminin sa kanya ang lahat. Bumalik na rin ako sa trabaho dahil utos ito ni Khalil sa akin upang hindi ako naiinip sa mansyon. Idagdag pa na naging madalas yung pagiging busy niya sa hindi ko malaman na dahilan. Basta ang alam ko lamang ay tungkol ito sa pamilya niya. Nais ko man makilala ang pamilya niya subalit hindi ko pa maaaring gawin yun sa ngayon. Architect Autumn, hindi ka pa ba magla-lunch? Oras na kasi. O baka gusto mong ibili na lamang kita ng lunch? Nabalik ako sa wisyo nang magsalita ang engineer na kasama ko. Nandito kasi ako sa site at ito yung unang project ko sa Pinas. Isang karangalan na maging parte ng project na ito, kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa na tanggapin ito. Hindi na? Pwede naman akong lumabas, engineer. May tinatapos lang ako kaya naman medyo nawala sa isip ko. Ngumiti pa ako ng sobrang tamis ngunit ang partner ko ay siniko lamang ako at nagdududa na nakatingin sa akin. Baka naman kasi nag-away kayo ng boylet mo. Pwede kang humingi ng advice sa akin kung nagkakalamigan na kayo. Hindi naman kami nagkakalamigan, no? Bagkos puno pa rin ng init yung pagmamahala namin. Sagot ko, kaya naman nakatanggap naman ako ngayon ng kurot sa pisngi. Sus, alam mo ba na ang tiwala nyo sa isa't isa ang sisira sa relasyon nyo? Kaya naman mabuti kung puro init pa rin yung meron kayo. Ang dami mong sinasabi, engineer. Halika na nga't nagugutom na ako. Ayoko rin pakinggan yung lovesick advice mo. Dahil baka mausog yung relasyon namin, biro ko pa sa kanya bago ito hinila paalis ng office. Tawanan ang namayani sa amin kaya nawala sa isip ko ang mga bagay-bagay. Nang tumapak ang alas 7 ng gabi, andito ako sa may kanto dahil inaantay ko si Khalil na sunduin ako. Ngunit ang pinagtataka ko na lamang ay kung bakit late na ito at hindi rin sinasagot yung tawag ko. Dinamba ako ng pag-aalala dahil baka kung ano nang nangyari sa kanya. Aalis na sana ako sa pwesto ko upang mag-abang na lang ng taxi. Nang biglang tumigil sa harapan ko ang puting kotse. Miss, ikaw ba si Autumn? Tanong pa sa akin ang binatang driver nito. Base sa nakikita ko mukhang mayaman ito at mapagkakatiwalaan, kaya tumango ako bilang sagot. Kaibigan ako ni Kai, ang ibig sabihin ko, kaibigan ako ni Khalil. Oo tama, si Khalil. Hindi kasi siya makakapunta kaya nakiusap siya sa akin na kung pwedeng daanan na kita at iuwi sa inyo. Anya, pwede bang malaman kung nasan siya ngayon? Hindi rin kasi siya sumasagot sa mga tawag ko eh. Ah, nagumumpisa sa kasalanan niyang binuo. Ano? Tanong ko dahil hindi ko ito masyadong narinig. Ah, ang sabi ko, sumakay ka na. Dahil hindi ka niya masusundo ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. At isa ako sa mga kaibigan niya. Pagpapagaan ito sa loob ko. Ah, ako nga pala si Sanjo. At kaibigan ako ni Kai... Khalil. Isa ka rin bang driver? Kasi hindi ka naman mukhang driver eh. Mukha kang CEO. Lantaran kong sabi dahil tulad siya ni Khalil. Tall, dark, and handsome. Amoy mamahalin din kaya minsan iniisip ko na hindi isang driver / bodyguard ang boyfriend ko. Yun ba yung pakilala niya sa'yo? Patay talaga yung hayop na yun. Para siyang naghukay ng sarili niyang libingan. Mahinang bulong nito kaya wala talaga akong maintindihan. Nga pala, wala bang ibang inamin sa'yo si Khalil tungkol sa... pagkataon niya, ganun. Usisa pa nito pero umiling ako.
Nagtataka man ay hindi ko masyadong iniisip dahil hindi naman ito big deal sa akin. As in, wala. Paano niya na-atim yun? May tanong ako sa'yo pero sana sa atin lamang to, ha? Go ahead. Kung malaman mo na niluloko ka ni Khalil, anong gagawin mo? Nanaig panandalian ang katahimikan naming dalawa nang itanong yon. Hindi rin ako agad nagsalita dahil ayokong sumagot ng basta-basta lamang. Depende kung anong klaseng panluloko. Kung may ibang babae siya, siyempre hindi ko na siya mapapatawad kailanman. Paano kung sa pagkatao niya? Ano bang ibig mong sabihin? Sinipat ko pa siya pero sa harapan ng focus niya at diretso lamang yung emosyon sa mukha. Malay mo, isa pala siyang sirena na naligaw sa lupa, diba? Dapat bilong siya sa dagat. Hindi ko mapigilan na matawa sa kalokohan ni Sanjo hanggang sa hindi ko na malaya na nasa harapan na pala kami ng mansyon. Kinuha ko na ang mga gamit ko upang bumaba ng sasakyan. Nagpapasalamat na rin ako nang bigla siyang nagsalita ulit. Inaamin ko na nagkaroon ng konting kaba ang dibdib ko at naroon ako sa pagdududa. Autumn, sana mapatawad mo si Khalil kung ano man yung nagawa niya. Pero trust me, mahal ka ng kaibigan ko. Saad niya bago pinaharurot ang sasakyan paalis. Sa pagpasok ko ng mansyon, nadatnan ko si Lolo. Nakaupo sa may sofa habang seryoso ang mga mata habang nakatingin sa akin. Lolo? Kumusta? Bakit di ka nagsabi sa akin na uuwi ka pala? Kumusta yung bakasyon mo? Apo, mag-usap nga tayo. At may dabalitaan ako na hindi ko gustong marinig. Dinamba ng matinding kaba ang dibdib ko. Lolo? Yes, apo. May sasabihin ka ba? Tungkol sa amin ni Khalil, lo. Walang kahit na anong salita na lumabas sa bibig ko. Pero dinamba ko na matinding takot. Pigil na pigil ang bawat panginginig ng mga kamay ko kaya minabuti kong itago yon sa likod ko. Anong meron sa inyo, apo? Masasabi mo ba yan ngayon? May nais sana akong ibalita sa'yo. Sabi pa ni Lolo. Kaya nilakasan ko ang loob ko at ipinaskil ang peking ngiti sa labi. Sige, Lolo. Sabihin mo na sa akin kung ano man yung ibabalita mo sa akin. Ipinakita sa akin ni Lolo ang itim na invitations at nabasa ko ang pangalan ng fiancé ko doon. Mas lalo kong kinabahan dahil alam ko na kung saan patungo ang usapan na ito. Nakikita ko rin ang masayang ngiti sa mukha ni Lolo. Kaya sino ako upang isingit agad ang nais kong sabihin? Sorry kung duwag ako. Kung ngayon pa ako dinatnan ng panghihina ng loob. Apo, may meeting kayo ng fiancé mo sa susunod na araw. Kaya naman huwag mo sana akong bibiguin, ha? Tama nga ang hinala ko. Kaya para akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa narinig kay Lolo. Lolo, pwede bang wag na nating ituloy yung pagpapakasal ko? Lolo, may iba na po akong napupusuan kaya naman po, kung pwede wag na po nating ituloy yung kasal. Autumn, di ba ay napag-usapan na natin ito? Pumayag ka na rin tungkol sa bagay nito kaya anong dahilan kung bakit ayaw mo na ngayon? Umamin ka nga sa akin, Autumn. May hindi ba ako alam? Nang wala ako dito? Nasaan si Khalil? Gusto kong malaman kung anong naging buhay mo dito. Lolo, pupunta na ako. Si Khalil may inaasikaso lamang siya na mahalagang bagay. Pupunta na ako sa meetup namin ni Kylen, Lolo. Gusto kong maiyak dahil sa takot na paghiwalayin kami ni Khalil. Gusto ko man sabihin kay Lolo ang totoo, ngunit nasupil ang labi ko dahil sa takot na nararamdaman ko. Kagat ko nang mariin ang labi ko. Nang maagaw ng atensyon namin ni Lolo si Khalil, nakakapasok lamang ng mansyon namin. Kakaiba ang suot nitong suit ngayon dahil para bang napakamahal ng suot nito at may dinaluhan na mahalagang pagpupulong. Humalik pa siya sa kamay ni Lolo kaya naman ngumiti ng sobrang lapad ni Lolo. Mabuti naman at nandito ka na, Khalil. Gusto kong mag-ready ka dahil kikitain niya na si Kylen at excited akong makilala niya ang mapapangasawa niya. Ako na pong bahala doon. At hindi ko pababayaan yung apo mo. Magalang na naman na sabi ni Khalil. Mabuti naman, Khalil. Pwede ka bang makausap saglit? Autumn? Po? Pwede ka nang pumasok sa loob ng silid mo at mag-uusap lamang kami ni Khalil. May sorpresa din pala ako sa'yo at nasa silid mo to. Makahulugan ang mukha ni Lolo kaya mas lalo kong kinakabahan. Come on, baby. Mag-usap tayo mamaya. Mahinang bulong ni Khalil sa akin. Hindi naman ito narinig ni Lolo kaya naman hindi na ako kumibo.
Tumango sa akin si Khalil kaya naman nagtungo na ako sa silid ko at doon nakita ko ang sinasabi ni Lolo. Nanginig ang mga kamay ko habang pinagmamasdan ng litrato na nasa kama ko. Hindi ako makapaniwala habang tangan ito. Dahil sa wakas, nakilala ko na rin kung sino ba talaga si Kailen. Ang fiancé ko na magiging asawa ko sa lalong madaling panahon. Dumating na ang araw na kinatatakutan kong araw, ang pagkikita namin ni Kailen. Nagkita kaming dalawa sa isang private 5-star hotel. Hindi maipinta ang mukha ko habang patungo sa hotel room kung nasaan si Kailen. Bago pa ako makapasok sa elevator, bigla na lamang may nanghila sa braso ko at isinandal ako sa pader. Sasampalin ko sana ang gumawa nito nang bumungad sa akin ang namumutlang mukha ni Khalil. Baby, anong ginagawa mo dito? Takang tanong ko dahil nakapag-usap na rin kami na aayusin namin ang tungkol sa bagay nito. I'm sorry. Para saan? Inaalala mo pa rin ba ang tungkol sa amin ni Kailen? Wag, okay. Mag-uusap kaming dalawa at tatapusin namin kung ano man yung meron kami. Mahal kita at ikaw lang yung gusto kong pakasalan. Hindi mo maintindihan sa ngayon pero babawi ako. Babawi ako kahit na kasuklaman mo pa ako. Hindi man kita maintindihan pero hinding-hindi kita kasusuklaman. Kaya naman bumalik ka na sa kotse at ako nang bahala dito. Ayokong maging duwag sa pagkakataon na ito. Ngumiti ako ng ubod ng tamis bago hinalikan si Khalil sa kanyang labi. Wala na siyang nagawa nang sumakay na ako sa elevator patungo sa fiancé ko. Huminga muna ako ng malalim bago nagbukas ng pintuan ng elevator at dinala ko nito sa hotel room na destinasyon ko. Good evening, mi amor. Sabi pa sa akin ni Kailen na nakaupo sa mahabang sofa at sumisimsim ng wine sa hawak niyang wine glass. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Sanjo. Gusto kong i-atras yung nalalapit nating kasal. Hindi ko akalain na ikaw pala si Kailen. Kung ang pakilala mo sa akin ay Sanjo, wala akong ideya kung bakit mo to ginagawa. Pero gusto kong iurong ang kasal nating dalawa. Sigurado ka ba na gusto mong iurong yung kasal? Hindi mo papakasalan ang mahal na mahal mo kung sakali. Ayoko nang pahabain pa yung usapan. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin para hindi na matuloy yung kasal natin. May mahal na akong iba. At hindi ko na kayang sikmurain na pakasalan ka. Hiyaw ko sa kanya subalit hindi naman siya makikitaan ng kahit na anong pagkabigla. Binitawan niya muna ang wine at tumayo upang lumapit sa akin. Sinipat niya ako mula ulo hanggang paa na para bang kinikilatis. Hindi ko alam kung anong nagustuhan sa'yo ni Kailen. Pero baka kasuklaman mo pag nalaman mo. Mahina niyang bulong na hindi umabot sa pandinig ko. Tama kayo nang narinig sa akin. Na ang lalaking si Sanjo na kaibigan ni Khalil at si Kailen na fiancé ko ay iisa. Ang larawan niya ang binigay sa akin ni Lolo. Alam naman namin na tago ang pagkakakilanlan ni Kailen kaya hindi na ako magtataka kung bakit hindi ito agad nagpakilala sa akin. Ngunit habang kausap ko ang fiancé ko ngayon ay iba yung pakiramdam ko. Parang may hindi tama habang pinapakinggan ko mga sinasabi niya. Sadly, hindi ko pwedeng i-atras yung engagement natin. Dahil kailangan mo kong samahan sa mga party para hindi na rin lumikha ng issue sa pagitan ng pamilya natin. Gustuhin ko man na iurong yung kasal pero sa ngayon, hindi pa rin kaya. Ano ba yung dapat nating gawin? Seryoso kong tanong dahil inis na ako matapos ang nakakabwisit na gulong ito. Nais ko nang malayang mahalin si Khalil kaya kailangan ko na itong malagpasan. Kailangan mo lang akong samahan, yun lang. Ngumiti naman siya sa akin pero alangan ang ngiti niya, kaya ramdam ko na may mali sa uri ng ngiti niya sa akin. Dumito muna rin ako upang hindi na rin lumikha ng pagdududa sa mga taong nakasunod sa amin simula pa kanina. May tatanong ako, Autumn. Sana masagot mo ng totoo. Go ahead. Mapapatawad mo ba ang taong sinabi mong mahal mo kapag nakagawa siya ng mali sa'yo? Mabigat na mali na alam mong sisira sa tiwala mo. Pwede ko bang malaman kung bakit mo ko tinatanong ng ganitong bagay? May pinagdadaanan ka ba? Balik tanong ko sa kanya. Kung sakali man na may problema sa tungkol sa ganitong bagay, ay handa naman akong makinig. Non? May kaibigan kasi akong ikakasal din sa ibang babae na hindi niya kilala. Upang hindi sana matuloy yung kasal, ay nagpanggap siyang driver upang paibigin yung babaeng ikakasal sa kanya.
para hindi matuloy yung kasal nilang dalawa. Dahil umibig nga siya sa katauhan ng ibang lalaki. Bitin nga niyang pagkukwento kaya naman tumingin ako sa kanya upang antayin pa ang susunod niyang sasabihin. Paano kung isang araw, nagising siya na may nararamdaman na pala siya sa babaeng yun? Paano kung habang tumatagal ay mas lalong nangingibabaw ang konsensya na nararamdaman niya? Nais niyang aminin ang lahat sa babaeng yun, ngunit natatakot naman siya ngayon. Sa palagay mo, Autumn, anong mararamdaman mo bilang babae? Patuloy niya kaya naman natahimik ako dahil pinoproseso ko pa ang mga sinasabi niya sa isipan ko dahil ayokong magkamali ng sasabihin sa kanya. Para sa akin, maraming pagkakataon na dapat ay naging tapat siya kung totoong mahal niya yung babaeng yun. Mas nakakatakot, diba? Kung hahayaan mong tumagal ang kasinungalingan mo, kung pwede mo namang ayusin agad. Paano kung gusto niyang ayusin at aminin, ngunit nawalan siya ng lakas ng loob ngayon? Isipin na lamang niya ang kalakip na problema kung hahayaan niya na tumagal pa yung lahat ng yun, sabi ko pa. Yun lang bang bumabagabag sa isip mo? Pwede mo naman tulungan yung kaibigan mo na ayusin yung problema nila ng fiancé niya. Ang kailangan kasi niya ay lakas ng loob dahil ginawa niya to at dapat niyang tapusin. Ewan ko pero nakaramdam ako ng galit ngayong pinag-uusapan namin to. Bawat tingin sa akin ni Kylen ay kakaiba na hindi ko maipaliwanag. Idagdag pa ang kabang nararamdaman ko habang pinag-uusapan namin ito. Dahil napansin ata niya ang pagiging seryoso ko, napakislot ako nang bigla niyang kurutin ang ilong ko. Ano ba? Ang ilong ko, okay? Oras na rin naman, pwede na siguro kong umuwi, diba? Tapos na yung dinner nating dalawa. Sana tumupad ka sa napag-usapan. Alright, sana nga mapatawad mo siya kapag nalaman mong totoo. Pero bago yun, halika na. At ihahatid na kita sa labas ng hotel para naman makita ng mga tauhan ng pamilya natin na nagkausap tayong dalawa ngayon. Hindi na ako tumanggi pa at hinayaan kong ihatid niya ako hanggang parking lot. Nasa amin ang tingin ng ibang tao kaya naman hindi ako nagpakita ng kaba. Hawak ni Kylen ang bewang ko dahil inaalalayan niya ako sa paglalakad. Sa parking lot, andun si Khalil na dali-daling lumapit sa amin ni Kylen. Alangan man ako, ngumiti nang magtagpo sila ay pinilit kong maging casual. Si Kylen pala, Khalil. Siya yung fiancé ko. Para bang may batong humarang sa lalamunan ko nang sambitin yun. Pare, magkakilala kami, Autumn. Sabi pa ni Kylen kaya naman napatingin ako kay Khalil. Paano? Tanong ko. Mahabang kwento, pero pumasok na kayo sa kotse. Dahil mamaya lang, andyan na yung paparazzi. Sumakay na ako sa loob ng kotse pero hindi pa rin sinasagot ni Khalil ang tanong ko kung paano silang nagkakilala. Oo, alam ko na kilala nilang isa't isa. Pero hindi ganun ka-close ang inaasahan ko na turingan nilang dalawa. May pinag-usapan ba kayong dalawa tungkol sa nalalapit niyong kasal? Baby, diba napag-usapan na natin na hindi ako papayag sa kasal na gusto nila? Ikaw lang yung gusto kong pakasalan, okay? Alam ko na malalagpasan din natin to, kaya naman huwag ka na mag-iisip ng kung ano-ano pa. Yeah, I'm sorry. Hindi ko sinasadya na mag-isip ng kung ano-ano. Natatakot lang ako na baka mawala ka sa akin, kaya naman hindi ako mapakali. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya upang mabawasan ang bigat na nararamdaman niya. Pinaramdam ko sa kanya na mahal ko siya at wala siyang dapat na ikabahala. Sinuklian niya ako ng mahigpit na yakap. At narinig ko naman ang walang sawa na paghingi niya ng tawad sa akin. Baby, hindi mo na kailangan pang humingi ng tawad sa akin dahil naiintindihan kita at hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. I hope so. I'm sorry. Anya. Muling dumaan ang mga araw at napansin ko ang pagiging abala na talaga ni Khalil. Madalas na itong nakakauwi ng madaling araw suot ang napakaganda at eleganteng business suit. Sinubukan ko naman magtanong sa kanya, ngunit halik na madiin lamang ang isinasagot niya. Ngayong gabi ay himala na nakauwi siya ng alas 9 ng gabi kaya naman hinayaan ko na muna siyang makaligo habang naghahanda ako ng dinner. Sa office ko kami maghahapunan kaya naman labis ang galak ko. Wala naman kami naging problema ni Kylen ngunit malapit na akong mainis sa paulit-ulit niyang tanong sa akin tungkol kay Khalil. Malapit na akong magselos na baka may lihim na pagtingin siya sa nobyo ko kaya siya ganun. Upang hindi masira ang dinner namin ni Khalil, iwinaksik ko sa isipan ko ang tungkol kay Kylen. Masaya akong naupo sa lapag kung saan ko inihanda ang napakaraming putahe para sa hapunan namin.
Lumabas naman si Khalil mula sa banyo na tanging tuwalya lamang ang nagtatakip sa ibabang parte niya. Pinamulahan tuloy ako ng mukha dahil sa napakaganda niyang katawan, lalo na ang namumutok niyang abs. Why are you blushing? Tanong pa niya na mas lalo kong ikinapula. Mainit kaya? Bakit kasi hindi ka pa sumabay sa pagligo sa akin? Alam mo naman na welcome ka. Ngumisi pa siya ng nakakaloko kaya naman mas lalo kong namula. Loko, hindi ako ganun okay. Dalagang Pilipina ako. Asus, kung makikita mo itsura mo ngayon na tululaway habang nakatingin sa abs ko, hindi ka matutuwa. Abat! Hoy, Khalil! Para sabihin ko sa'yo, ilang abs na yung nakita ko. Kaya naman wala sa akin yung abs mo, no? Saad ko. Really, ha? Huh? Pagbabanta naman ngayon sa boses niya kaya naman ilang beses akong napalunok. Ilang abs na ba yung nakita mo, baby? Bakit hindi ko ata alam ang tungkol sa bagay na yon? Bakit parang galit ka? The audacity na magtanong pa ako kahit na nakikita ko naman sa mukha niya ang matinding selos. Galit na ako, Autumn. Hindi ko na alam na ilang abs na pala yung nakita mo. Ang akala ko pa naman, naaapektuhan ka sa abs ko. Loh, hindi ba napaka-common na abs yan? 5 years ako sa ibang bansa at minsan sa pagmulat ko sa mga mata ko, may abs nang nakaharang. Pang-iinis ko pa. Pwede mo bang sabihin sa akin kung kaninong abs yan? Nang mailibing ko ng buhay. Hindi na tama ang ngiti ni Khalil ngayon sa akin, lalo na nang mas lumapit siya. Magbihis ka na nga muna kaya. Sabihin mo sa akin kung kaninong abs ang maganda sa paningin mo, baby. Hindi ko matanggap na nauna sila kesa sa akin. Hindi ko na mapigilan ang matawa sa sinasabi niya. Loko, bakit ka ba nagsiselos ha? Maganda ang sayo at abs mo lang yung gusto ko. Magbihis ka na at nang makakain na tayo. Kiss me. Ha? Bakit? Parang biglaan naman ata yan, baby. Nagsiselos ako at gusto ko ng kiss ngayon. Seryoso ang pagkakasabi niya. Mamaya na lang dahil kakain na muna tayo. Pagtanggi ko dahil gusto kong nakikita ang naiinis niyang mukha. Kiss o ikikiss kita? Pumili ka na habang mabait pa ako. Wala na ata akong choice sa gusto mong gawin eh. Ang baby ko naman nagsiselos sa abs ng iba. Abs mo lang yung gusto ko, okay? Walang binatbat ang mga kano sa abs mo kahit na 4 lang sa'yo tapos sa kanila 6. Baby! Sigaw niya kaya natawa ko ng malakas na malakas. Kaya kiniliti niya ako. Nang tumigil siya sa pagkiliti sa akin, bigla na lamang nagkatitigan yung mga mata namin hanggang sa hindi ko namalayan na magkadikit na pala ang mga labi namin. Banayad lamang nung una hanggang sa maramdaman ko ang pagiging gutom ni Khalil. Tumigil na lamang siya nang biglang tumunog ang cellphone niya na nasa tabi namin. Namumungay pa ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya, ngunit nabura yon sa isang iglap nang dumaan ang matinding takot sa mga mata ni Khalil. What? Anong ibig mong sabihin na nagkaroon ng problema yung kumpanya sa ibang bansa? Alam na ba ni Lolo ang tungkol sa bagay na yan? Anong ibig mong sabihin na... Oh, shoot! Hindi mapakali si Khalil ngayon sa harapan ko. Wala din akong ideya sa mga sinasabi niya kaya nanatili akong tahimik habang pinapanood siyang maglakad pa balik-balik. Anong dapat gawin? Hindi ko magagawa yan. At hindi ko pwedeng gawin dahil alam mo naman yung katayuan ko, diba? I get it. Ako nang bahala sa problemang yan. Pakiusap lang na walang magsasalita sa inyo dahil lulutasin ko ito na mag-isa. Yun ang huli niyang sinabi sa kausap sa cellphone bago lumingon sa akin. Are you okay? May problema ba sa pamilya mo? Pwede kitang tulungan kung nanaisin mo. I'm okay. Nandito lang ako at handa akong tulungan ka kung kailangan mo. Ayos lang ako. Tipid niyang sagot. Nagtungo na siya sa banyo at kinuha ang pinaghubaran na damit na nilagay niya sa washing machine. Hindi pa yun ganun katuyo pero muli niyang isunuot. Andun lamang ako na naghihintay nang sasabihin niya sa akin kung ano yung problema niya. Aalis ka? Gabi na. Pwede naman siguro na bukas na lang, diba? Hindi na pwedeng ipagpabukas pa to. Pwede kitang samahan kung gusto mo. Pamimilit ko pa rin dahil kinakabahan ako para sa kanya. Dahil mukhang importante to. Kaya ko na nga, diba? Bakit bang kulit mo? Nabigla ako sa naging tono ni Khalil. Masking siya ay nabigla na rin sa naging reaksyon niya. Dumaan ang guilt sa mga mata niya. Habang ako naman ay nangilid ang mga luha ko habang nakatayo sa harapan niya. Gusto ko lang naman makatulong at hindi maging pabigat. Sorry, hindi ko sinasadya na masigawan ka.
Gulong-gulo ang isipan ko ngayon at hindi ko alam kung paano aayusin ang gulong ginawa ko. Sorry, baby, please. Sorry. Hayaan mo muna akong ayusin to. Naiintindihan naman kita. At pasensya na kung naging makulit ako. Gusto ko lang naman matulungan ka sa problema mo. Pinunasan pa niya ang mga luha ko sa pisngi at saka hinalikan ang noo ko. You're too good for me, baby. Hindi ko alam kung paano to aayusin pero hindi ako susuko. Hinding-hindi ako susuko kapag dumating na yung puntong malaman mo yung totoo. Ano ba yung totoo na yan? Ilang beses ko nang narinig yan ah. Ano ba talagang nagawa mong mali at bakit di mo masabi-sabi sa akin yung totoo? Ano ba talaga, Khalil? I'm sorry, baby. I really do. Yan ang huli niyang sinabi sa akin bago dumating sa punto na hindi na siya muling pumasok sa trabaho. Ilang beses ko namang naitanong kay Lolo kung bakit hindi na siya pumapasok sa trabaho, subalit naging tikom ang bibig niya. Kita ko rin ang galit sa mga mata ni Lolo pero nanatiling tikom ang bibig niya. Napapadalas na rin ang pagdalaw sa akin ni Kylen na labis kong kinaiinisan, ngunit wala akong magawa dahil itutuloy nila ang kasal sa ayaw at gusto ko. Lalo na ngayon na wala si Khalil, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pwede bang iwanan mo na lang muna ako? Wala ako sa mood para sa kalokohan mo, Kylen. Irita kong sita sa kanya dahil kanina pa siya nang iinis. Wala ako sa mood upang makihalubilo sa mga business partner nila dahil wala akong intensyon na saluhin ang kumpanya kung sakali man na magre-retiro na si Lolo. Ang gusto ko lamang ay makasama si Khalil at mamuhay ng simple. Yun lamang ang kailangan ko sa ngayon at wala ng iba. Alright, relax. Gusto ko lang naman kumalma ka, okay? Masyado ka na kasing busangot yung mukha eh. Kung iniisip mo ay si Khalil, babalik din siya. Alam mo ba kung nasan siya? Hindi niya sinasagot yung mga tawag ko. Hindi talaga niya sasagutin yan dahil wala siya sa Pinas. Hindi ba niya sinabi sa'yo na nagpunta siya ng USA upang ayusin yung problema ng isang kumpanya niya? Anito. Kumpanya? Mayaman si Khalil? Tanong ko sa kanya na siyang nagpatigas ng buong katawan niya. Hindi ata inaasahan na madudula siya sa akin kaya naman nagsimula nang maglikot ang mga mata niya at iniba ang usapan subalit naging matigas ako. May hindi ba ako alam sa totoong buhay niya? Isa lamang siyang bodyguard at driver, diba? Kaya anong kumpanya? Mayaman siya? Huwag mong susubukan na magsinungaling sa akin, Kylen. Tumaas na ang tono ng boses ko. Hindi ko pa masasabi sa'yo dahil ang gusto ko si Khalil yung magsabi sa'yo ng katotohanan. Dinamay niya lang ako dito sa issue niyo. Bakit di mo sabihin sa akin ngayon? Bakit kailangan pa naantayin siya yung magsabi? Kung pwede namang ikaw. Bago pa siya makapagsalita ng muli, isang magandang babaeng lumapit sa amin. Sanzo! Long time no see! Hindi ko ina-expect na pupunta ka dito. Sabi ng babae. Vaira! Sorry, naistorbo ko ba yung pag-uusap niyong dalawa? Wait! You look familiar. Di ba ikaw yung fiancé ni Kylen? It's actually nice to see you here. Buti naman at hindi ka sumama sa kanya sa USA. Hindi mo ba alam na may kinakaharap na malaking problema yung kumpanya niya? Mahabang sabi niya, kaya nagtataka akong tumingin kay Kylen sa tabi ko. Kylen, ano bang sinasabi ng babaeng to? At saka sino ba siya? Anong sinasabi niya? Oh, Sanjo, may nasabi ba akong mali? At saka, bakit kanya tinawag na Kylen? Oh, nang napagtanto ng babaeng nagangalang Vaira ang sitwasyon, itinikom na niya agad ang bibig niya. I see, hindi ko alam. I'm sorry. Anong ibig niyang sabihin, Kylen? Sanjo! O ano ba talaga yung totoo? Sa lakas ng boses ko ay nakakuha kami ng atensyon ng ibang tao. Maski si Lolo na nasa hindi kalayuan ay napatingin sa akin. Bakit hindi ka makapagsalita? Bakit hindi kayo magsalita? Otto, antayin mo na lang si Kylen na makauwi ng Pinas. At siya na yung bahala makipag-usap sa'yo. So hindi ikaw si Kylen? Sanjo talaga yung pangalan mo? Niloko niyo ako? Ang mukha ko na hindi maipinta dahil sa matinding galit ko ngayon. Ngayon na unti-unti ko nang napagtagpi-tagpi lahat ng pinagsasabi nila sa akin noon pa man. Ang tanga-tanga ko para hindi maisip ang lahat ng mga pinapahiwatig nila sa akin. Pero pikit mata kong pinagkatiwalaan silang lahat. O Tom, sinubukan akong lapitan ni Sanjo o Kylen. Hindi ko alam ang totoo. Iwinaksi ko na lamang ang kamay niya at matalim na pinukulan siya ng tingin.
Wala na akong pakialam kahit na masira pa ang reputasyon nila dahil sa inaakto ko. Pero galit ako dahil niloko nila ako. Sagutin mo ako. Sino ka at anong kaugnayan mo kay Kylen? Hindi ko alam na... Hindi ko talaga alam. Singit naman ni Vyra na hindi ko na lamang pinansin. Sasagutin mo ba ako? O idadawit ko ang pangalan mo sa pesting gulo na to? Sino ka ba talaga o sino ang totoong Kylen? Sanjo. Sanjo ang totoo kong pangalan. Si Kylen, magpinsan kami. At ang babaeng to na nasa harapan mo, ang dating kasintahan ni Kylen. Pakiramdam ko ay nabasag ang puso ko sa narinig. Hindi ko matanggap ang nalaman ko kaya naman mabilis akong naglakad paalis ng event na yon. Wala na akong pakialam sa reputasyon ko at ni Lolo. Ang gusto ko na lamang ay malaman ang totoo at sampalin ang sarili ko dahil sa sobrang tanga ko. Mabilis kong pinaandar yung kotse hanggang sa makauwi ng mansyon. Iyak lamang ako ng iyak habang papasok dito. Pinagbabato ko ang mga gamit ko sa loob ng office ko hanggang sa mapansin ko ang itim na bag. Wala akong maalala na may bag ako na ganito. Wala sana akong planong alalahanin pa ito, kundi lamang ito nahulog sa lapag at natapon ang lahat ng laman nito. Dito nakuha ng atensyon ko ang maliit na ID na nasa lapag. Nanginginig ang mga kamay ko nang tuluyang lumantad sa akin ang ID ni Khalil, o sa madaling salita, Kylen. Bakit Khalil? Bakit? Bakit ako pa? Ang panahon ay lumipas ng napakabilis na parabang kahapon lamang nangyari ang lahat. Pero hindi, 3 buwan na ang lumipas. Hindi na kailanman binuksan pa ni Lolo ang tungkol sa pagpapakasal ko kay Kylen dahil na rin sa ginawa nito sa akin. Alam na pala ni Lolo ng araw na makita ko ang larawan ni Zanzo at pagkamalan kong si Kylen nito. Inamin pala ni Khalil o sabihin na nating tunay na Kylen ang totoo, subalit naghintay si Lolo na aminin nito sa akin pero hindi nangyari. Bumalik ako sa dating buhay na parabang hindi ko siya nakilala. Pero kahit anong pagpapanggap ko pala ay hindi mawala ang pait ng nakaraan. Ang galit ko na parabang naiipon. Architect Autumn, may naghahanap po sa inyo sa labas. Bungad sa akin ang aking assistant. Hindi ako nagsasalita at lumabas na lamang. Sanay naman ako na kung sino itong palaging nangungulit sa akin. Kahit ilang beses kong pagtabuyan ay hindi pa rin sumusuko dahil siguro sa konsensya na nararamdaman. Sanjo, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko kayong makita ha? Hindi na kailanman maaayos ang tiwala ko na sinira mo. Malamig kong turan pero natulala ako na makita kung sino ito. Ang mukha niya na namiss ko ng sobra, ang amoy niya na nanuot sa aking ilong. Gusto ko siyang yakapin pero kusa ding nawala nang bumalik ang galit ko na matagal kong kinimkim. Baby, pwede ba tayong mag-usap? Hindi pa ba nakarating sa'yo na hindi na matutuloy yung kasal, Mr. Kylen? Please, gusto ko lang na makausap ka. At sabihin sa'yo yung totoo. Parang huli na ata ang tungkol sa bagay na yan. Hindi mo ba naisip na ang dami mong pagkakataon para sabihin sa akin yung totoo? Pero hindi mo ginawa. Tapos aasa ka ngayon na papakinggan kita? Khalil? Kylen? Bigkas ko sa tunay niyang pangalan. Parang ang kapal naman ata ng mukha mo na umasa na papakinggan pa kita. Pagtutuloy ko sa sasabihin ko. Nakita ko ang pamumuon ng mga luha niya sa magkabilang gilid ng mga mata niya. Buong tapang ako na naging matigas dahil hindi tama ang ginawa niya sa akin. Sa amin ang lolo ko dahil tinanggap namin siya bilang si Khalil at minahal ko siya ng kung sino siya. Please, kahit saglit lang. Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo, please. Gusto ko lang sabihin sa'yo na nagsisisi ako sa ginawa ko yun. Ginawa ko yun para hindi na matuloy yung kasal natin. Ang paibigin ka sa katauhan ni Khalil. Pero alam mo ba yung nakakatawa? Kasi minahal na kita. Nanatili akong tahimik. Gusto ko lang sabihin sa'yo yung totoo. Pero kinain ako ng takot. I'm so sorry. Alam ko na walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero hindi ako titigil hanggat hindi mo ako mapapatawad. Huwag mo nang sayangin yung oras mo sa akin. Dahil hindi na magbabago ang isip ko. Tapos na tayo simula nung araw na gaguhin mo ko. Have a nice day, Mr. Kylen. Bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay tila punyal na tumatarak sa dibdib ko. Ang lahat ng tapang na meron ako ay nawala nang makapasok ako sa loob ng pinagtatrabahuan kong kumpanya. Ang mga luha ko na walang katapusan sa pagtulo. Gusto kong muling bumalik doon at yakapin si Kylen. Gusto ko siyang patawarin pero kailangan ko ng space.
Masyado niya akong nasaktan at gusto kong makapagpahinga muna. Walang araw o oras na hindi ako sinuyo ni Kailen. Matyaga niyang pinaghirapan ang kapatawaran kay Lolo. Dumaan siya sa butas ng karayom kung saan pinahirapan siya ng lubos, pero ni isang reklamo ay wala akong narinig sa kanya. Nakuha niya ang kapatawaran na nais niya pero hindi ang kapatawaran ko, dahil nais kong malaman kung dapat na ba siyang pagkatiwalaang muli. Hi! Bati niya sa akin kahit na ilang beses ko nang sabihin sa kanya na hindi niya ako kailangang hintayin na matapos sa trabaho. Diba ang sabi ko sa'yo, huwag mo na akong hintayin na matapos yung trabaho. Bakit bang kulit mo? Hindi naman ako naghihintay. Ang totoo niyan, galing ako sa kumpanya. Nga pala, flowers for you. Alam mong allergic ako dyan, diba? Bakit bang kulit mo? Gusto mo ba ng sasakyan? Kinuha pa niya ang cellphone sa bulsa at pinindot doon, subalit pinigilan ko siya. Wala akong gustong galing sa'yo, kaya naman bakit mo ako kinukulit? Isang taon na ang lumipas, Kailen. Isang taon na yon at hindi ka ba napagod? Hindi na maibabalik yung meron tayo. Gusto kong bawian ang mga sinabi ko sa kanya, lalo na nang makita ang sakit sa mga mata niya pero wala akong lakas ng loob. Kinakain pa rin ako ng galit ko sa kanya kahit na hindi nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi yun kailanman nawala at alam ko na napatawad ko na siya. Hindi ko lamang alam kung paano ako kikilos sa harapan niya. I'm sorry. Yan na naman yung walang sawang sorry mo eh. Umuwi ka na. At kaya ko nang umuwi mag-isa. Architect Autumn, hindi ka pa ba uuwi? And naiwan mo yung rosas na binigay ko sa'yo kaninang umaga? Nagulat ako sa biglang pagsulpot ni Engineer Daniel sa ang bagong katrabaho at partner ko sa gagawin naming project. Loko din yung isang to, kaya naman hindi ko alam kung saan niya kinuha ang rosas na sinasabi niya. Daniel, uuwi na ako mamaya-maya lang. Ginugulo ka ba ng lalaking to? Tanong niya sa akin, kaya naman napabaling muli ang tingin ko kay Kailen. Selos at galit ang nakita ko sa mga mata niya. Lalo na nang akbayan ako ni Daniel, ay biglang nag-aapoy ang mga mata niya. Hindi, nauutal kong sagot. Don't touch her. Easy dude, bakit ba galit na galit ka? Di ka naman niya nobyo, diba? Or asawa, diba? Tanong ni Daniel. Fiancé niya ako. Sigaw naman ni Kailen. Oh, talaga ba? Kasi kung fiancé ka niya, siguro hindi ka isang linggo na mag-aantay sa labas para lang ma-reject, diba? Hindi ka ba nagsasawa? Ayaw na sa'yo ni Autumn, kaya ano pang dahilan ng pagiging aso mo? Daniel! Ako na ang sumuway sa kanya dahil hindi ko nagugustuhan ang mga sinasabi niya. What? Di ba pagod ka na pestehin ng lalaking to? Hindi ka ba napapagod? Araw-araw na lang pinagpipilitan niya ang sarili niya sa'yo. Sinabi ng manahimik ka. Wala kang alam. Naging agresibo si Kailen kaya pumagitna na ako sa kanilang dalawa. Bakit pare? Hindi mo ba matanggap na tama ako? Ayaw na sa'yo ng babaeng naging iyo. Kaya sana, respetuhin mo kung ayaw sa'yo. Tumama na nga ang mga kamao ni Kailen sa pisngi ni Daniel. Inawat ko sila pero ayaw talagang paawat. Duguan na ang mukha nilang pareho pero wala pa rin gustong sumuko. Hindi ko na alam ang gagawin ko at hindi ko na alam ang sasabihin para mapigil si Kailen. Yan lang bang kaya mong bisit ka ha? Ano ka bakla? Hindi ka nga makasuntok ko. Pagmamayabang ni Daniel kahit nakasara na ang isang mata niya. Kailen baby, tama na please. Hindi ko na talaga kinaya at sinigaw yon ng sobrang lakas. Tumigil naman si Kailen sa pagsuntok at naluluhang tumingin sa akin. Paika-ika pa siyang lumapit sa akin at saka inabot ang kamay ko. Gamit ang kamay niyang puno ng sugat at dugo. Uuwi na tayo, baby. Hindi pa kami nakakahakbang ng tatlong beses, kusa nang bumigay ang katawan ni Kailen at nawala ng malay. Nagpapanik ako sa takot dahil wala kaming ideya ni Daniel kung bakit ito nawala ng malay. Sinugod namin siya sa malapit na ospital at dito ko nalaman na overfatigue at hindi pagkain ng tama. Kaya naman bumagsak ang katawan niya. Idagdag pa ang bugbog na natamo niya. Ano? Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Autumn. Bugbog sarado din ako, oh. Hindi lang ang lalaki mo. Depensa niya dahil halos sabunutan ko sa kanina sa takot at galit ko. Di ko na alam yung gagawin. Nano, kung bibigyan mo ba siya ng pagkakataon na makabalik sa buhay mo? Timbangin mo kasi para malaman mo. Paano? Tanong ko kay Daniel. Kaya mo ba talaga na wala siya sa buhay mo? Hindi! Mabilis kong sagot. Kaya mo bang makita siya sa piling ng ibang baba? Hindi! Chill! Nagtatanong lang naman ako bakit ka sumisigaw. Nakakabwisit kasi ang mga tanong mo. Ayan!
nasagot mo na yung mga tanong mo. Kung bibigyan mo pa siya ng pagkakataon sa buhay mo, hindi mo siya kayang mawala o mapunta sa ibang babae. Ginagawa naman niya ang lahat para sa'yo. Kaya huwag ka nang pabebe dyan. Bayaran mo na yung hospital bills ko. Naluha ako habang nakatingin kay Daniel. Hindi ko akalain na may kwenta din pala ang lokong to. Kahit wala itong ginawa kundi ang pestihin yung trabaho ko. Salamat. Asus, dagdagan mo na lang yung bonus ko sa Pasko. Yan yung gusto ko. Biro pa niya kaya naman nagpaalam na ako para puntahan si Kylen. Naabutan ko si Lolo sa hospital room ni Kylen at nagkausap silang dalawa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at pumasok ako ng biglaan. Apo, hindi ko alam na nandito ka pala. Anong ginagawa mo dito, Lolo? Nabalitaan ko kasi ang nangyari kay Kylen at dahil gusto ko rin siyang tanungin tungkol sa pag-cancel ng engagement party niyo. Gusto kong ituloy ang pagpapakasal sa kanya. Autumn. Hindi ba mahal mo ako? Tanong ko kay Kylen na nakatingin sa akin ngayon na puno ng pagmamahal. Oo naman. Mamahalin kita kahit anong mangyari. Kahit hindi na ako yung piliin mo. Pwede bang tama na? Tigilan na natin tong pagpapahirap sa mga sarili natin. Pwede bang ayusin na natin to ulit, please? Oo naman, baby. Ayusin natin ngayon. At hindi na ulit to mangyayari. Yumakap ako ng mahigpit kay Kylen dahil miss na miss ko na siya. Isang taon akong nagpakain sa galit ko sa kanya kaya naman ayaw ko nang mapahiwalay sa kanya. Ang mga iyak namin na puno ng galak at saya ay namumutawi sa loob ng silid. Nangako na hindi na kailanman uulitin ang lahat ng pagkakamali namin sa nakaraan. Hindi man naging perpekto ang pagsasama namin, pero pinangako namin na pipiliin at pipiliin pa rin namin ang isa't isa. At doon na nga, nagtatapos ang kwento ni Kylen at Autumn. Ika nga, honesty is one of the most important values in life. It brings trust, respect, and peace of mind. Besides, it also helps create deeper and more meaningful connections in relationship of all kind. Naway may natutunan po kayo sa aming kwentong naibahagi ngayong araw. At muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Kaya naman, hi to Maliberan Flores Cheryl from Florence, Italy, Rose Braulio from Santo Tomas, Batangas, Alan Raven Mendoza from your mama and sa Nalas family from Sikogon Inland, Iloilo. Aiko Doliano also from Norala, South Cotabato and Lorena Acido from Hong Kong. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.